welcome sa freelancing mini-series for the Totally Newbies. Para dito sa short video na to, pag-uusapan natin yung pinaka-first na kailangan malaman ng mga newbies kung gusto nilang pumasok sa freelancing. Alam naman natin, talamak na yung mga free resources, pwede ka mag-Google, pwede ka mag-YouTube, pwede ka kumuha ng course. So, pag nagsisimula tayo, mahirap hindi mo overwhelm sa mga resources na available and within our reach sa internet ngayon. As a newbie, madaling malito. Madali kasing sabihin na, mag-research ka. Siyempre, newbie ka, kailangan resourceful ka, kailangan marunong ka mag-research, ganyan. Pero pag ikaw na mismo yun nandun sa lugar na yun, medyo mahirap kasi, i-research ko? Saan ako magsisimula? Alin dito yung pag-aaralan ko? Sa sobrang dami ng gusto nyo, sa sobrang dami ng information available out there, medyo nakakalito and nakaka-overwhelm para sa mga newbies. So, simulan natin, himayin natin from the start. Tapos, ngayon, ang pag-uusapan lang natin is yung freelancing. Kasi, syempre, bago mo pasukin ng isang bagay, kailangan maintindihan mo kung ano ba siya. Ano ba yung freelancing? I-define natin siya para at least pag alam mo na siya, alam mo na yung papasukin mo at alam mo na yung i-research mo. So, habang dinidiscuss natin yan sa video na to, siguro i-touch din natin yung tatlong misconception about freelancing in the Philippines. Okay, so, yun. So, simulan tayo sa freelancing. Ano ba yung freelancing? Sa definition, kung i-define mo ang freelancing, is parang wala kang isang boss, wala kang employer, wala kang office, ganun, or wala kang nag-iisang humahawak sa'yo. Freelance ka, pwede kang mag-work kung kanino mo gusto mag-work. Nagsimula to kasi dun sa early times pa, yung mga may gera-gera, yung mga sundalo. Meron tayong mga tinatawag na freelance soldiers. So, hindi porket kung sino yung king nila, kung saan sila nakatira, kung sino yung king nun, doon na sila nagsaserve. Kapag may mga gera, meron mga freelance soldiers na mag-work sila doon sa king kung saan siguro yung mas malaking bayad sa kanila. So, yung thought na yon, yung freelancing is iba-iba yung clients mo. So, hindi siya boss. Mag-work ka ng different projects depending doon sa kaya pa ng time mo. So, yun. Siguro, itouch na natin yung unang misconception. Maraming nagkakalito dito, lalo na yung mga nanggagaling sa BPO. So, ang freelancing, hindi siya nahahati between voiced and non-voiced. Kasi sa BPO, diba, voice at saka non-voice. Kung voice ka, doon ka sa incoming or outgoing ng calls. Sa non-voice naman yung mga support, back office support, ganun. So, ang freelancing, hindi siya nahahati sa ganyan. Hindi lang puro calls and BPO services ang freelancing. So, marami pang pwedeng gawin sa freelancing. So, ayun, as long as magagawa mo siya online, pwede mo siyang i-offer as a freelancer. So, yun. Second misconception natin is hindi lang pagiging virtual assistant ang freelancing. So, yun na, hindi nga siya pang BPO services, di ba? So, hindi rin siya hindi rin siya pang VA lang na virtual assistant ka. So, marami pang ibang pwedeng pasukin ng freelancers. So, pwede ka maging writer, pwede ka maging graphic designer, pwede ka maging, pwede nga kahit receptionist online. Basta magagawa mo siya online. Basta maserve mo yung kailangan ng client online. So, yun siya. Tapos yung pangatlong misconception natin is hindi natin kailangan magbayad para makapagsimula tayo sa freelancing. So, yun lang. Kasi yung iba parang feeling nila kailangan magbayad or nadadala sila dun sa mga advertisement, ganyan. So, hindi mo kailangan magbayad. And, siguro ang pinaka bonus misconception natin is yung parang
si yung ina-advertise kasi ng iba na parang relax-relax ka lang dyan sa beach, tapos kumikita ka. So, ang freelancing, like any other career, is a lifestyle. Para siyang trabaho. Paghihirapan mo rin siya. So, kapag wala kang, kung hindi ka nagtrabaho, hindi ka kikita. So, parang ganun rin siya. Active pa rin siya, na kailangan mo pa rin siyang simulan sa simula. At, i-grow nang i-grow yung skills mo hanggang sa alam mo na yung kaya mong i-offer sa clients. Ayun. So, sana malinaw as a newbie kung ano yung kailangan nating i-research muna. So, yun. Bye-bye.